Mga kapatid, magandang araw po. Welcome na naman sa ating Punto por Punto. At may kasabihan po tayo galing ni Saint Cyril of Alexandria. Sabi niya, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. At mga kaibigan, atin pong bigyang pansin agad ang katanungan galing sa ating malugod na mga kaibigan na taga-subaybay sa ating programa. At kasama po natin ngayon si Brother Francis Pilinio, dahil si Brother Jando ay nagbabakasyon muna. Ating pakinggan si Brother Francis Pilinio. Brother Francis! Yes, magandang araw sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating Punto por Punto. Andito na po tayo sa episode 18, no? Maraming salamat sa Panginoon at maraming salamat kang Father Darwin sa mga tagapagpaliwanag ng ating kaalaman sa doktrina ng Simbahang Katolika. Ngayon, merong nagtatanong, katanungan. Ayon kang Renski Patenyo de Jesus, iPads, pwede mo suggest pads, sunod na episode pads yung mga gamit at mga kasuotan ng pari pads para malalaman nila pads at saka holy water pads. Salamat para malaman din namin at sa mga taga DDS pads bakit mahaba daw yung mga pari na damit. Hehe, watching from China pads. Ayun, Renske Patinio de Jesus. Ang tanong mo ay bakit mahaba ang mga damit ng mga pari? Ang gagamitin nila ayon sa mga taga-ibang sekta, Brad Renske, no, sa Mateo 23:5, ito ang nakasulat. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa, nilalapara nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso, at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Yun. Ang mga pari daw ang pinahihiwatig dyan. Hindi daw sila kinaluluguran ng Diyos. Yun yung mga sabi ng mga ibang sekta. Tama po ba ito, Father Darwin? Salamat, Brother Francis, sa magandang katanungan galing po ni Brother Renski Patinio de Jesus. Ang katanungan mo ay patungkol sa kasuutan ng pari at patungkol din sa holy water. Ito po ang ating paglilinaw, kapatid. Sino po ba ang nag-utos na mayroong banal na kasuutan ang kaparian ng Diyos? Ating babasahin ang Exodus chapter 28 verse 2, Brother Kukoy. Ito ang nakasulat. At igagawa mo ng mga banal na kasuutan si Aarong iyong kapatid sa ikaluluwalhati at ikagaganda. So klarong-klaro sa talatang ito at sa buong chapter pala sa Exodus chapter 28 ay yan po ang description sa banal na kasuutan ng isang pari. Atin pong ipapakita, mga kaibigan. Ito po, mahaba po talaga ang kaniyang kasuutan, ang kanyang sutana. At sino po bang nag-utos nito? Mismo ang ating Amang Yahweh po. So yung ginagamit nila na talata, Brother Francis at mga kaibigan, sa Matthew chapter 23 verse 5 na mahaba ang kanilang mga suot o mga damit, ay patungko, hindi po 'yon literal na ating uunawain. Dahil kapag literal yon ay maging even Jesus Christ himself naka-violate sa sarili niyang salita. Dahil, alam ba ninyo, kahit si Kristo ay mahaba din ang kanyang damit. At hindi lang si Kristo, mahaba din ang damit ng kanyang mga apostol. Ipakita natin, Brother Francis, ang mga paintings po sa 12 apostoles, 12 apostol kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo, mga kaibigan. Ang damit ni Kristo ay mataas. Pati na din ang mga apostol. Kapag
Literal ang ating pag-unawa sa Matthew 23:5, pati ang mga apostol ay hindi nakapasa sa kanilang unawa. Lalong-lalo na ang ating Panginoong Hesukristo, hindi nakapasa sa kanilang literal na pag-uunawa. Ano po ba ang tunay na kahulugan sa talata na kanilang ginagamit? Basahin natin ulit, Brother Kukoy. Ito ang nakasulat. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso. At hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. So, binabasa ni Brother Francis, ano po ba ang punto sa ating Panginoong Hesukristo doon? Yung pakitang tao na mga gawain ay hindi nakalulugod, hindi naka-please ng ating Panginoon. Hindi yung mataas na damit. Hindi yun ang issue dito. Ang issue dito is about hypocrisy. Pakitang tao na mga gawain po. Dahil kung literal lagi, ang ganang nasa isip, alam ba ninyo sa karayaan ng Diyos, mataas pala ang kanilang mga damit doon, Brother Francis. Ating babasahin muna, Brother Francis, ang pahayag si Tinoy B. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Anong sinasabi, mga kaibigan? Na nagadaramtan ng mga mapuputing damit. Tingnan nyo, mga kaibigan, mataas din ang kilang mga kasuutan, mga kaibigan. Therefore, mga kaibigan, hindi yon literal ang Matthew chapter 23 verse 5. Patungkol yon sa mga pawang pagpakitang tao na mga gawain. So, ano po ba ang konteksto nito? Yun ang punto ni Kristo, yung pawang pakitang tao na kanilang mga gawa. Yung mga pakitang tao na ginagawa nila ay hindi naka-please sa ating Panginoon. So, yun po ang konteksto dito. Hindi po ito patungkol sa kasuutan. Dahil kung patungkol lang ito sa kasuutan, unang naka-violate ang mga apostol. Pangalawa, ang ating Panginoong Hesukristo. At sa panghuling tanong ng ating kapatid, Brother Francis, patungkol po sa Holy Water, meron po tayong basihan nito sa banal na kasulatan? Meron po. Nangagaling po ito sa Old Testament na mga kultura. Ito ang nakasulat sa Numeros chapter 5 verse 17, Brother Kukoy. At ang saserdote ay kukuha ng banal na tubig sa isang sisidlang lupa at sa alabok na nasa lapag ng tabernakulo ay dadampot ang saserdote at ilalagay sa tubig. So, meron talagang banal na tubig o holy water. So, Brother Rensky, yan po ang ating pagbibigay linaw sa iyong magandang katanungan. At kung meron pa kayong mga katanungan, mga kaibigan, huwag kayong mag-alala dahil bibigyan namin niya ng pansin sa ating punto por punto. Yan lang po ang ating punto por punto ngayong araw na ito. God bless!